Bukod sa pagsunod sa health and safety protocols, may dagdag paraan para makaiwas sa pagkakasakit. Ibinahagi yan ng isang lifestyle medicine doctor kay Von Aquino. Prevention is better than cure, ika nga. Kaya ngayong tumataas ang COVID cases, paano ba natin mapapalakas ang ating resistensya? Payo ng lifestyle medicine doctor na si Dex Makalintal, kumain ng mga pagkaing mayaman sa vitamin C, vitamin D, selenium at zinc tulad ng plant-based foods. So gulay, prutas, whole grains, nuts, seeds and legumes. Pinaka-okay pa rin na manggagaling po yung inyong mga vitamins and minerals mula po sa pagkain. Mainam daw na iba't ibang uri ng pagkain ang kainin nang makuha ang lahat ng nutrients na kailangan natin. Iwasan din ang processed food. Mag-whole body exercise din daw 150 minutes kada linggo o mahigit 20 minuto kada araw. Yung pong inyong mga comorbidities at kasakasama dyan yung mga metabolic syndrome, mga hypertension, mga diabetes, and then yung pong obesity din, maaari din po itong link din sa inyong mga sa inyong severe type of COVID-19. So kinakailangan talaga magkaroon po tayo ng tamang ehersisyo. Kapag po tayo ay nag-ehersisyo, no, bumababa po yung tinatawag natin insulin resistance at tumataas po ang ating immune system. Makakatulong din daw sa immune system ang pagbawas ng stress, pagme-meditate at pagtulog ng tama. But it is in sleep that we repair our body down to the DNA level. So kinakailangan yan na kayo po, no, kayo po ay natutulog ng maayos. Around 6 to 8 hours a night, no, ng tuloy-tuloy na or uninterrupted sleep. At kasabay ng pagpapalakas ng immune system, huwag kalimutan ang pagsunod sa minimum health at safety protocols tulad ng pagsusuot ng face mask, physical distancing, at pagpapabakuna o booster shot kontra COVID-19. Von Aquino, GMA News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.